Okay, so I just want to give out my statement right here. Obviously, I have already collected every evidence I have na each of them had just put kung ano yung pinaka-last statement ko without having to put every single statement that I use, why I had made that statement. And as a matter of fact, that video was made, that was earlier, nung hindi pa, alam ba yon? I can show you right here kung kailan ba talaga na ilagay yung statement na yun, because it was made through a live video. So, hindi pwedeng madaya. Okay? And after that, I have made the statement saying that, okay, so, ngayon pala, ang mga mga pakana, okay, may kasalanan pala kung bakit hindi nabibigyan ng lahat, kung bakit hindi na i-distribute ng maaga, or hindi bakit, ayun. Kaya ako gumawa ulit, right after na sinabi niya na he was going to shoot or he was going to kill anyone who would encourage anybody or who would go out there and have a rally. Kaya nga sabi ko, diba, on my statement, yun nga yung ipinapa-viral nila, yung about sa cause and effect, oh, diba? Did I ever encourage everybody there to go out? Did I ever encourage everybody to go out there and go against the government? Did I ever? After I have seen about the announcement, but I have said that the problem here are those people below the president. So if president has made a statement that he was going to kill, in case that those people are gonna go out there again and make some commotions or make some disturbance or scandals in public or whatever, any act that can actually cause them into riots or into trouble or something, did I ever encourage anybody to go out there? No. I said stay at home. And if nobody's giving you some food, and then I will be the voice. I will be the one na mismong bubulabog sa kanila. And that is actually my main goal with those statements for the second time. Okay? First statement ko, yung ako ay nagsabi na I would rather support the vice president because of the fact that what she has shown, instead na nagko-complain siya or whatever, she'd rather just go out there and get some supports from private individuals, from private companies, from private sectors, in order to give some help to the government, and most especially in giving some relief goods or in giving some cash donations so they can have some money in order to buy relief good. Yun ang sinabi ko na let us support Leni Robredo in what she is doing. And the fact when I said that let us support to go against the government in terms of what they are doing right now, that in case, instead of going out there and helping out all these people, giving them some food, they are just right there, just sitting pretty. They are just so good enough in what they do without having to think all the rest of the Filipino people who are really hungry. That is my point. I didn't say that let's go out there and make trouble whatever. And now everybody has been telling everybody, let us do, you know, like a mass whatever in order to support each of them, in order to, I don't know what they're gonna do to me. They even had threatened me to take me yesterday here and pretended that they are from the NBI. So I was waiting. I will not hide. God knows why. Am I doing this? Ang sarap.
Ang sarap, basta ako yung nagluto. Masarap. Kain tayo mga anak. Kain tayo ng aking pochero. Oh, may pochero ako. Wala na akong ginawa dito kundi kumain na lang, kumain. Ayun, oh, 'di ba? Sabi kasi nila, kaya daw ako nagngangawa kasi wala na daw kasi akong makain. Oh, hindi nila alam na ginagawa ko yung pagngangawa ko. Ha, total yun lang naman talaga ang point ko is, kaya ako nagngangawa para makatulong doon sa mga tao na hindi natratratong equal. Diba, yun naman talaga ang point ko noon. Kaso, instead sana na magsasabi na tama yung sinasabi ko, sinasabihan akong baliw. Okay. Ngayon, dahil sila ngayon ang wala nang makain, at sila ngayon ang hindi na nabigyan ng DSWD, pagkatapos tumatakbo sila sa isang baliw. Baliw naman ako, diba? So, pagtawanan ko na lang sila. Total, baliw naman ako eh. Tapos, kaya nga ako, naglagay pa nga doon sa ano ko, sabi ko, since na, ayan, Velasco, Elia, wow, sarap po, shout out, ma'am. O kay Ivy Velasco, Riel Velasco, ayan. Kain tayo. At saka, since na naglagay nga ako doon TikTok, di ba, kasi sabi nila, kailangan na daw nila ako na boses para sa kanila. Eh, nandun na eh. Lahat na na yung mga bunganga ko, nandun na eh. Sigaw na lang ako ng sigaw doon. Ayaw nyo naman na pakinggan. Ayaw nyo naman na i-TikTok. Sabi ko nga, kung sino yung mag-TikTok no, nandun eh. Kitang-kita nyo sa vlogs ko dito. I-TikTok nyo, total, nandyan naman kayo nag-TikTok eh. O, eh, manula i-TikTok nyo yun kasi yun talaga ang gusto kong iparating sa lahat. Eh, walang nagti-TikTok, kaya nga kanina, wala namang pumapansin sa TikTok ko. O, sige, di, in-stop ko. And then, merong nag-comment, sabi nila, sabi niya na, sige, iti-TikTok daw niya, kahit hindi daw siya mananalo, ganon. Sa, kaya binalik ko rin. Sayang din yun, 5,000 din yun, o, di ba? Ay, kung sa mga nagsasabi, baliw lang ako, tapos ngayon, ako nga aasahan nila para magreklamo para sa kanila. Hello. Okay lang kayo, ha? Baliw ako pero siguro naman hindi pa ako ganun kabaliw. Sinabihan niyo na nga akong baliw. Sinabihan niyo akong patay gutom. O ngayon, sino ngayon ang patay gutom sa atin? Eh kayo naman pala eh. Ma, nagawa niyo akong baliw. Di, sige na, okay lang. Baliw naman ako, diba? So, bakit ako tutulong sa inyo? Bakit ko kayo pagtatanggol? Bakit ko sisirain yung boses ko? Bakit ako papa-stress sa inyo? Ha? Samantalang nung ako bunganga ng bunganga, it's not for me. Sabi ko, hindi ako interested doon sa 2 kilong bigas lang. 2 noodles at saka tatlong tawag dito, sardinas. Eh, ulting mo na pag-inom ko ng sa pitcher, eh, sinasabi niyong ako'y walang respeto. Andali lang. Kailangan, porke ba isang tao minom sa pitcher? Wala nang respeto? Oh, di ba? Porke ba ako'y nagbaburb, wala nang respeto? Nasaan nyo na yun kung manood kayo sa akin? Basta sa akin, so what, kung ganito akong kumain, I'm just being real, I'm just being realistic. Diba? Ngayon, kayo ngayon ang nga. Saka nyo ako babalikan.
Hindi nyo alam na lahat yung mga nag-ano sa akin, nanlait sa akin, naka-record lahat yan. Na, di ba? Tapos mamaya't maya, babalikan nyo ako. Please lang, tulungan nyo kami. Kasi nakapag, ano, yun nga daw, dinaanandal lang daw sila ng DSWD. Oh, hindi daw sila pinansin. Sinabi daw na, kayo, masyado kayong, ano, yun nga daw isa, oh, pilay pa doon, hindi pa daw binigyan. Eh, how much more doon sa mga kompleto daw ang mga kamay at paa. So, ngayon ang problema nila, ako ngayon ang lalapitan. Di ba? Ako daw magngangawa para sa kanila. Hoy, sinabi ko na noon, andun na sa YouTube. Ha, kung gusto nyo, magngawa ako. Yun ang dalhin nyo, yun ang isapak nyo sa kanila. Huwag nyo na akong guluhin. Okay, sarap na ng buhay ko. Kumakain ako, ha? Kada oras, kumakain ako dito, kitang-kita nyo. Kinagawa ko yun para sa inyo, eh. Eh ngayon, kung sino yung ano, gumagawa ng paraan para makatulong, kung yun ang paraan para ako ay, ano, ay makatulong sa inyo, para at least, it gives them a wake-up call kung ano dapat ang gagawin nila. Eh kaso nga ako na nga tumutulong, ako na nga ang sinasap, ako na nga yung sinasapak ninyo, tapos ako pa ngayon yung pupuntahan nyo ulit at nagmamakaawa kayo para tulungan ko kayo na i-voice out daw sa DSWD. Hello? Baliw ako, pero hindi ako ganun kabaliw. Tanga ako, pero hindi ako ganun katanga. Hello, ha? Tapos na yung pagdada ko eh. Yun na, pinapa-tiktok ko. Ayaw nyo, 5,000 na rin yun eh. Pero ayaw nyo, diwag. Sayang din yun kung sakali man. Pero kung ayaw nyo yung 5,000 ko, ha? Total, nagtitiktok naman kayo araw-araw dyan. Eh kung ayaw nyo naman yung ano, pinapa-tiktok ko, eh di, kung sino lang later, kahit isa lang ang magbibigay ng entry, ha? Bibigay ko yon, bibigay ko yung 5,000 na yon, kahit isa lang. Oh, at least, kung sino yung gumawa nun, nag-effort. Mag-ingat sa scam. Gamitin lamang ang, ano, marami daw nang i-scam ngayon. Oh, mag-ingat, no? Totoo, marami nang i-scam. Pati tuloy ako, ini-scam eh. Ang dami humingi ng tulong. Sandali lang. Ako nga, ang dami na ako natulungan. Sinong nakakita, wala. Ako kahit ano itulong ko, wala. Nobody cares anyway. So bakit pa ako tutulong? Hello? Hayaan nyo yung mga mayayabang dyan ng tutulong, ha? Hayaan ko ngayon manood kung sino yung may pera talaga. Ako, binigay ko na lahat. Pati YouTube ano ko, binigay ko na lahat. Pero they don't care. Sa tingin nila, wala pa rin ako na itulong. O, ngayon, nagdadada ako. They don't care. Pero ngayon, sila na yung kumakalam ang sikmura. Tapos, magpapatulong sila na nasabihan ko daw sila yung mga DSWD. Makiusap daw ako. Magdada daw ako. Brag-bratatat daw ako. Hello. Total, baliw ako, diba? So, ngayon, ang trip ko na lang kumain. Okay? Nasabi ako maralita. Wala daw makain. Sang kahit sang tuka. O, sino ngayon na marilita? Sino ngayon isang kahit isang tuka? O, di kayo pala eh. Ayaw nyo lang aminin ang yayabang ninyo. Ay, nako. Kaya yan, tama lang na yung DSWD kung sino lang mapunta yung pera namin, mga taxpayer. Tama lang, go! I salute you, DSWD. Huwag nyo ipamigay sa mga putang inang mga to na akala mo, pinagtatanggol ko na nga sila eh. Dahil sabi ko, asan ang equality, asan ang ano, dahil kung sino-sino yung mga nagtatrabaho, nawalan ng trabaho. So, dapat bigyan din, kasi kasama din si Salas sa lockdown. Eh, pero putang ina, sila-sila yung tumitira sa akin. Bas ngayon, at hindi sila pinabansin, hindi sila binibigyan DSWD, ako ngayon ang pinapasalita, hello, putang ina nyo. Ha, magsalsal na lang ako, at kumain na lang, kaysa nung ipagtatanggol kayo, ha? At sasabihin nyo, ako yung gago, ako yung tanga, ako yung baliw, ako yung, ay,
Kaya tama lang yung DSW, ibigay nyo lang talaga doon sa mga super mahihirap. They deserve ang pera namin, okay? Huwag nyo na ako intindihin, marami akong pagkain dito. Ginagawa ko yung para sa kanila, pagkatapos tinidiftira nila ako. Pagkatapos ngayon, wala pala sila maasahan, tapos babalikan nila ako. Mga punyeta kayo, you deserve na magutom, mga patay gutom, ha? Tama lang yung ginagawa ng DSW, I salute you. Don't give it to these people, ha? They don't deserve. Pero namin yan eh, pero namin yan, kami yung managbabayad ng taxes. Pero namin yan, pamigyan nyo na lang doon sa mga talagang totoong nangangailangan talaga, yung mga walang makain. At kahit wala na makain itong mga to, eh ganyan naman sila tumira. Pinagtatanggol ko, pagkatapos titira sila, sinasabi na ako baliw, oh bakit po ko pa kayo ipagtatanggol, mga punyeta kayo? Eh ang sarap ng buhay ko dito, kain, salsal, yun lang ginagawa ko dito, oh. Diba? Sinasayang ko lang yung boses ko para sa inyo. Hmm? Sayang. Diba? Ito na nga mismo, at least nagbibigay pa nga ako ng ano, ng tulong. At least kahit papano, yung bunganga ko na lang ang magamit ko eh. Anong silbi ng pagdadakdak ko kung hindi ko gamitin? Eh putang ina, sa lahat ng comments, lahat against me. Eh bakit ba ako magsasalita para sa inyo? Tapos ngayon, pagsasalitahin nyo ako against the DSWD, hello? Tama lang yung DSW mo, bro. Tama lang si Duterte. Tama ng lahat kung ano yung ano. Huwag nyong ibigay yung pera namin sa mga gago yan. They don't deserve. Tama lang. Bigyan nyo na lang talaga doon sa mga mas nangangailangan. O di ako ngayon ang tumatawa, mga ulol. Kahit pagtawanan nyo ako, ang sarap ng pagkain ko, oh. Minuminuto, halos oras-oras kumakain ako. Tapos sasabihin niyo na ako yung ano, ako yung patay guto. Mga punyeta, kayo pala yung may patay guto, me. Bakit nyo ako pinag-aano ngayon? Bakit nyo ako pagbubungangain? Para kalabanin ko yung mga DSWD? Para kalabanin ko kung sino yung mga nasa gobyerno? Kaya ako nga ginagawa para sa inyo eh, mga ulol. Kinokontra ko pati si Duterte. Kasi ako, kukontra ko hindi. Hindi nila ako napapakain kahit isang duling. Wala. Ginagawa ko to para sa inyo, mga ulol. Pero, hindi nyo naman pala na-appreciate yung ginagawa ng isang balil na katulad ko. Sinasabi ninyo na, ulol lang yan, wala na kasi makain. O, gano'n. O, tapos sabi ko, nag-post ako kanina, kung nandyan lang talaga ang mga yan, ang mga talagang totoong gutom, eto, papamigay ko na lahat. Hindi ako manginayang. Ha? Hindi na baling ako yung mawalan ng pagkain sa ref ko. Tapos sasabi, last month pa yon, putang ina. Kaya nung inilive ko, last month ba yon? Punyeta kayo, mga patay gutom nga talaga kayo, mga punyeta. Kayo naman palang mga patay gutom eh. Di ba? Kung sino yung taong gustong tumulong para sa inyo. Sabi ko, ako yung magiging boses para sa inyo. Ako magtatanggol para sa inyo. Dahil ang boses ko kahit papano, pag parating sa kanila, katulad niyan, ginising ko yung barangay ko. Sabi ko, hindi porke nasa subdivision kami, hindi na kayo magbibigay ng relief good. Tingnan mo, pagkatapos ko nagdada, ako unang binigyan. Ibig sabihin, nagkaroon din ng silbi yung pagsita ko. Diba? Tapos ngayon, ako yung gagamitin nyo ulit para magdada, para pagsabihan daw mga DSWD, mga ganon. Punyeta kayo, mga ulol. Magsalsal na lang ako kaysa ako magdadada para sa inyo. Nagpapasarap ako dito, wala akong ginawa kundi kain, tulog, Facebook, YouTube, hello. Itong ginagawa ko pag mumukbang, sinisita nyo, ha? Hindi nyo ba alam na putang ina, kahit wala ako nakukuha sa gobyerno, I am making money through this. Pati yung pagmumura ko sa inyo ngayon, I am making money through this, mga ulol. Sinasabi niyo akong tanga, hello, mas tanga kayo. At least kahit papano sa pagmumura ko, napapakinabangan ko. Pati kayo, napapakinabangan ko. Kayo yung number one na nanonood sa aking videos. Pinapakinabangan ko yan. At oras na meron akong cheque galing ulit sa YouTube, yan ang dinadonate ko, mga ulol.
Pero ibibigay ko dun sa mga talagang tao maralita, at least yung mga yon, sila yung talagang nagpapakumbaba na every time na may nakikita sila, na sinasabi ko, sila yung tao talagang sinasabi nila, thank you po, dahil kayo na lang po pag-asa namin, kayo pong nagtatanggol sa amin, kayo po talaga ang boses namin, boses ng masa. Tapos sasabihin, pokpok na masa, eh putang ina, pagkatapos ako ngayon lalapitan yung mga gago ulol. Oh, di ba? Habang kumakain ako, sisitain nyo. Nagmumukbang ako. Kasi nga yung mga iba, wala akong kinako, di, nagmumukbang ako, pero hindi naman ako kumain. Sabi nga, asan na yung mukbang mo, mami? Gusto na yung makita habang kumakain ka. O, kumakain nga, tapos sasabihin nyo, nagyayabang ako. Hello? Kahit nga sardinas. Oh, kahit tinapay lang, pinagmamayabang ko. Ang mayabang hindi na kumakain ng sardinas. Ang mayabang hindi na kumakain ng tinapay. Ang mayabang puro masasarap na lang. Nagpapakatutuo lang ako. Kaya nga, pati baso, hindi ko na ginagamit. Oh. Para lang naipakita ko sa inyo, kaya kong ipakita na magbuhay na katulad nyo, maralita. Eh putang ina, kayo nga yung maralita. Kayo pa yung nagpapanggap na mayaman. Punyeta kayo. O ngayon, wala naman pala kayong makain. O, tapos ako ngayon ang iistorbohin ninyo para magsalita dahil wala na kayong makain, mga ulul. Mga gago. O, nagmumura-mura kayo ngayon sa DSWD. Pagkatapos ngayon, dadalhin daw kayo, papakulong. Tapos ako ngayon ang sinasabi, tulungan nyo kami. Sorry mga anak. May panahon at may mga taong, mga tamang tao ang kailangan tulungan. Pero yung mga taong tinutulungan mo na nga, sila pa yung nagsasabi na ako daw ay baliw, ako daw ay maralita, ako daw walang makain. Putang ina nyo, tingnan nyo, kain ako ng kain dito. Palibhasa kayo, wala na kayong makain. Tapos kayo pa yung may gana na sasabihin ako, wala na akong makain, isang kaig, isang tuka, patay gutom. Putang ina nyo, kayo ang patay gutom. So ngayon, nalaman din ang katotohanan. Kayo naman pala yung walang makain. Tapos ako yung iistorboy ninyo para pagmumurahin ng gobyerno. Hello, hindi ko gagawin yun. Tama lang ang gobyerno. Tama lang. Huwag nila ibigay sa inyo. Pera namin yun eh. I'd rather want the government to give our money to the right people na marunong mag-appreciate. Hindi yung mga katulad nyo, tinutulungan na nga. Ha? Kung sino nga yung tumutulong sa inyo, hindi nyo pa binibigyan ng ano. Sabi ko, oh, eto, meron ako message. I-TikTok nyo, 5,000 kung sino yung ano, nandun sa YouTube, andito. Pero putang inya, hingi kayo ng hingi sa gobyerno. Kailan? Kailan ibibigay? Tapos ako ngayon ang aabalahin ninyo. Ay, wala na akong boses, sorry. Magsalsal na lang ako kaysa ba na pagtatanggol ko pa kayo. O kaya ako yung gagamitin nyo para mura-murahin ng gobyerno. Ginawa ko na yan. Anong napala ko? O, sinapak nyo ako. Eh di, wag na lang magsasalita. Kain na lang ako ng kain. Salsal na lang ako ng salsal. Mga punyeta kayo, ha? Ang sarap ng buhay. Mag-YouTube-YouTube na lang. Facebook-Facebook. Kain-kain. Wag ko nang ano yung mga problema nyo. Problemahin nila yan. Mga gago kayo. Naku, I'm being humble. Ginagawa ko ano yung mga ginagawa ng maralita. Oh, hindi na kailangan magpa-class. Wala na makeup. Oh, kailangan pa ba mag-makeup? Nandito ako sa bahay. Magpaganda. Sasabihin nyo, losyang. Ay, ang pangit pala. Ganun. Ah, ganun. Putang ina nyo, maganda ako. Hindi ako natatakot kahit anong sabihin ninyo. Diba? Hindi ako natatakot kahit anong sabihin. Kahit anong tira nyo ngayon, putang ina nyo, at least ngayon nagkaalaman na kayo pala yung mga isang kaig, isang tuka na walang makain eh, putang ina nyo. Ngayon kayo lumalapit sa akin, samantalang tinignan ko yung mga Facebook ninyo, tinignan ko yung mga pangalan nyo, kayo pala yung number one na nagmumura at sinasabing ako ay ano, wala nang makain, patay gutom. Tapos ngayon you expect me na mura-murahin ko ang gobyerno dahil hindi kayo mabigyan ng DSWD, mga putang ina nyo. Oh, diba? Magsalsal na lang ako.